Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan, at tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tungtunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ano ba ang perfect para sa atin? Yun ba yung walang pagkakamali? Halimbawa, yung aking exam ay perfect. Ibig sabihin, perfect score, walang pagkakamali. O yun ba yung walang lamat? Halimbawa, kikita natin yung manliligaw, sinasabi ng binata sa kanyang nililigawan, "You are perfect." No? Ibig sabihin, walang flaws. Kadalasan ganito rin ang pagkakaintindi natin sa Diyos kapag sinaming God is perfect. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay walang lamat. Ngunit iniba ni Jesus ang kahulugan ng perfect. Sinabi niya, ang perfect, yung taong umiibig sa mga umuusig sa Kanya. Ibig sabihin, kung gusto natin maging perfect, mamahalin natin yung mga nagkakamali at yung mga may lamat. Yung tinutukoy natin mga kaaway, yung mga nakasakit sa atin, yung mga ayaw sa atin, yung mga may pagkukulang at pagkakamali, sila ang mga taong kailangan mahalin.
At kapag minahal lang natin yung mga nagmamahal sa atin, yung mga mabait sa atin, hindi tayo perfect. Bakit? Ang bagay ay nagiging perpekto kapag tinupad nito ang dahilan kung bakit siya nilikha. Alimbawa, tingnan natin yung suklay. Yung suklay ay perpekto kapag ito ay ginagamit sa pag-ayos ng buhok, hindi sa pagsisipilyo. Gayun din naman, nagiging perpekto ang tao kapag tinupad niya ang layunin kung bakit siya nilikha ng Diyos at pinadala sa mundong ito. Nilikha ang tao upang maging katulad ng Diyos. At pinaliwanag din ni Jesus, perfect ang Diyos kasi pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Diyos ay pag-ibig. Perfect ang Diyos dahil mahal niya tayong lahat. Kasama na ang ating mga kakulangan, pagkakamali, pagkamakasalanan. The characteristic of God is universal benevolence, the constant seeking of the highest good of every man and woman. Kaya kahit na ano pa ang gawin natin sa Kanya, sisikapin pa rin ng Diyos gawin kung ano ang ikabubuti natin dahil Siya ay pag-ibig. Sabi naman ni Jesus, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, ang tawag ng Kristiyano ay hindi maging karaniwang tao lamang, kundi ang maging perfect katulad ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal ng lahat, mabuti at masama, santo at makasalanan. Ito ang ginawa ni Jesus sa krus at ito rin ang kailangan natin gawin. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Hindi imposible ang maging perfect. Ito'y isang obligasyon. Mga minamahal na kapatid, ang nagbubukod-tangi sa atin bilang Kristiyano ay ang ating kakayahang magmahal ng kaaway sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. At magmahal ng mga taong mahirap mahalin, this is what makes us different as sons and daughters of God. Ang pagmamahal dito ay hindi isang pakiramdam or feelings. Hindi ito tulad ng pagmamahal natin sa ating kapamilya o magulang. Sa Greek, ito ay storge. Iba rin ito sa feelings natin para sa ating mga kaibigan, ang tinatawag na philia. Lalo na't hindi ito romantic love o yung nararamdaman ng mga nafofol, yung eros. Ang pagmamahal dito ay agape sa Griego. Hindi feelings, kundi isang desisyon. It is not of the heart, but of the will. Kaya kahit nasaktan tayo, pwede pa rin natin pagpasyahan, magmahal sa taong iyon. Ngayon, hindi po ibig sabihin na kinukonsinti natin ang maling gawain. Ang pagmamahal ay hindi naman hinahayaan ng taong gawin lang ang kahit na anong gusto niya, kahit mali na. Hindi po ba't pati yung mga magulang ay nagpaparusa at nagdidisiplina kapag may kamalian ang anak dahil sa kanilang pagmamahal? Ang ibig sabihin lamang ay hindi tayo gaganti o magnanais ng masama sa taong nakasakit sa atin. Ang layunin natin ay maituwid at maging mabuti ang tao, hindi na siya ay mapahamak. At posible lang ito kapag nasa atin ang grasya at tulong ng Diyos. Ang pinakamaganda nating pwedeng gawin ay ipagdasal natin ang ating mga kaaway sapagkat sa pagdasal para sa kanila, hindi lang natin ninanais ang ikabubuti nila, pero mahirap kamuhian ang tao sa presensya ng Diyos. Mamamatay ang puot natin kapag lagi nating pinagdadasal ang taong kinasusuklaman natin. Kaya magandang tanongin natin sa ating sarili, sino yung taong pinaka nakasakit sa akin? Kaya ko ba siyang pagdasalan araw-araw ng isang buwan? Magugulat po tayo sa kapangyarihan ng dasal na magbago ng puso.